Isa sa naging pagsubok sa mga biyahero sa bandang hilaga ng lungsod ng Puerto Princesa ay ang pinsalang idinulot ng bagyong Odette sa mga kalsada at ilang tulay nito. Halos isang linggo matapos ang hagubit ng bagyo ay unti-unti na itong naging bukas muli sa lahat ng mga uri ng sasakyan na pumapasok at lumalabas ng lungsod. Ngunit bago ang naging pagsasayos nito, isang negosyo ang pansamantalang umusbong sa ilang barangay na nagtawid sa kanilang pamumuhay. Mula terminal ay ibababa ang mga pasahero sa tulay ng San Rafael dahil hindi na nito kaya pagtawirin ang mga nakaharang na natumbang puno at putol na tulay. Isa si Alexis sa mga driver na mag-aalok sa iyo ng sakay. Wala rin po kasing makain, ma'am. Wala rin po kaming bahay. Matapos makaligtas, kailangan naman nitong tulungan ang kanyang pamilya sa naging pananalasa ng bagyo. Sa halagang 50 pesos ay matatawid mo ang San Rafael hanggang sa putol nitong tulay. Noong December 21 ay hindi pa ito maaaring daanan ng malalaking sasakyan, kaya bababa sa hagdan ng mga pasahero para makatawid at mag-aabang ng bagong habal-habal. Mula putol na tulay ay ibababa naman ng motor ang mga pasahero sa barangay Tanabag. Ang ikatlong sakay ay magmumula sa Tanabag hanggang sa tulay ng barangay Concepcion. Tatawirin ng mga biyahero ang tulay at maglalakad pa ng ilang metro bago may masakyan pababa ng barangay Binduyan. Ang huling sakay ng habal-habal ay tutumbok hanggang sa parte ng Langugan kung saan madilim ang daan sa madaling araw habang maputik na kalsada at tumbang puno naman ang tatambad sa iyo pagsapit ng liwanag. Dahil sa landslide ay naging pahirapan ang pagtawid sa mga nasabing daan. Kung mamalasin, lulubog pa ang iyong mga paa sa putik na kuminsan ay umaabot pa nga hanggang baywang na sadyang delikado dahil posible kang masugatan. Mahigit isang oras ang kinakailangang gugulin mula sa ilang sakay ng motor at paglalakad bago makasakay sa pila ng mga van sa unahan ng tulay ng Langugan. Ito ang naging pansamantalang terminal para sa mga pasaherong babiyahe sa mga munisipyo sa norte ng lalawigan. Ngunit katulad na nagdaang bagyo, ilang araw lang din nagtagal ang ganitong kabuhayan para sa mga katulad ni Alexis na naghahabal-habal. Sandaling panahon, ngunit malaking tulong na rin hindi lamang sa kanya kundi maging sa mga biyaherong naserbisyuhan niya. Tunay nga na sa panahon ng mga hindi inaasahang pangyayari, ang pagiging maparaan at diskarte natin sa iba't ibang bagay ang siyang magbibigay sa atin ng tsansa laban sa anumang sakuna.